Nasagasaan ng isang truck ang isang maglola sa Pasig City kahapon. Patay ang lola at sugatan naman ang kanyang apo. Nawalan daw kasi ng preno ang truck. Ang mainit na balita, hatid ni Dante Perello. Patay ang isang 54 na taong gulang na lola at sugatan naman ang isang taong gulang niyang apo nang salpukin ng isang humahagibis na truck na puno ng panambak ang kanilang binabantayang tindahan sa Antipolo City pasado alas 2 ng hapon kahapon. Naisugod pa sa ospital si Josephine Alboro pero namatay din siya makalipas lang ang ilang oras. Ligtas naman ang kanyang apo. Sa lakas ng bangga ng truck, una yung nabangga niya yung pader, tumama dun sa ulo mismo nung biktima. Na yun yung malamang na ikinasan na yun yung pagkamatay nung tao. Pero within 30 minutes time, natanggal naman natin yung tao at immediately napadala natin sa ospital. Bago raw salpukin ang truck ang tindahan ng spare parts ng motorsiklo sa may barangay Santo Rosario, inararo muna nito ang isang nakaparadang tricycle at concrete fence na di kalayuan sa simenteryo. Sa lakas daw ng impact, nawasak ang konkretong dinding ng bahay. Tumakas ang driver ng truck na si Jojo Celeste. Ayon sa pahinanti nito, papunta sana sila na Magallanes sa Cavite para mag-deliver ng panambak. Pero nawalan daw ng kontrol ang driver na maglock ang manibela nito matapos mawala ng preno at giya. May problema, natanggal yung mga tornilyo sa ilalim sa manibela. Maluluwago siya. So ginawa namin, nagpita naman namin ng konti. Handa raw sagutin ng may-ari ng truck ang gastusin sa pagpapalibing at ospital ng mga biktima. Magiging kaso nito dahil yung reckless imprudence resulting to homicide and physical injury with damage to property. At saka pagka hindi nag-appear or sumurrender yung suspect na driver, ay kakasuhan pa rin natin ng abandonment of one's own victim. Dante Perello, GMA News.